But one in a certain place testified, saying, What is man that thou art mindful of him? Or the son of man that thou visitest him? Okay na po yan. Ulitin ko lang dito sa 2, for if the word spoken by angels was steadfast, and every transgression of and disobedience received a just recompense of reward, how shall we escape if we neglect so great salvation, which at the first began to be spoken by the Lord and was confirmed unto us by them that heard him? Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa iyong mga salita, Panginoon. Takay mo lagi magpapala sa amin, pakita niyo sa amin ang inyong gustong sabihin sa mga verses na ito, Lord. Palayan nyo na namin pakikinig, pag-aaral, at pumalalati. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po na po. So, title po nito is The Sin of Neglect. Sin of Neglect. Subtitle, Yes, Neglect is Sin. Ang doble-doble na, no? Kaya malalaman nyo bakit ganun. Okay? So, sin of neglect. So, ngayon, bakit natin pag-aaralan to? So, actually, naalala ko yung mga sermon ko dati. Dahil nga ang preaching sa labas, ganun kami. Pero dito, sa church, yung mga kailangan nating malaman. Okay? So, nakita ko sa dito, nagmamature na yung karamihan. So, isa sa mga hadlang sa atin para lumago, so may mga kasalanan na andyan na minsan hindi natin alam kasalanan ba to, hindi yata, hindi naman, okay naman ata lang to. Okay? So, ang nangyayari, parang yung dati natin ano, sa maturity, di ba? Ganun din ang ating introduction eh. So, ina-identify natin yung mga kasalanan dapat natin iwasan. Okay, especially sa ating church na lumalago yung karamihan. Okay? At ang neglect, pag sinabing neglect sa Tagalog is, ano ba yun? Ha? Pagwawalang bahala, di ba? So, not all sins are equal. Lahat ba ng kasalanan pare-pareho lang? Okay, di ba? Yung iba sinasabi ganun. Kasi, ang tama din actually, totoo yun pag kaligtasan ang pinag-usapan. Okay? Ibig sabihin nito, yung maliit na kasalanan ay pareho lang sa malaking kasalanan. Pag ang pinag-usapan natin, kaligtasan ng kaluluwa. Kasi, yung pinakamaliit na kasalanan will send you to hell. Enough na yun. May kasalanan ka, impyerno ka. Ganun yun, di ba? Ay, malaki kasalanan mo, impyerno ka din. O so, parang pareho lang. So, pagkaligtasan ng kaluluwa pinag-uusapan, pare-pareho lang ang kasalanan, ang bigat. Pare-pareho lang kasi, yung pinakamaliit, pinakamalaki ay pare-pareho lang tayong dadalhin sa impyerno. Okay, ngayon, pag hindi nakaligtasan ng pag-uusapan, hindi nakaligtasan ng kaluluwa, okay, ibang topic tayo, okay? Hindi na sa rewards man yan or gagabitin ka ng Diyos dito muna sa lupa, magiging effective ka, hindi pare-pareho kasalanan. Yung ibang kasalanan, matindi. Yung iba, mabigat. Yung iba, parusa dyan. Isa, papaluin ka lang. Yung iba, isa, fine lang, pera. Okay, nagnakaw ka. O, itong, ang parusa sa'yo, magbayad ka ng ganito halaga. Okay? So, hindi pare-pareho ng halaga. So, obviously, hindi pare-pareho kasalanan. Diba? So, yung iba naman ay yung sobrang tinding kasalanan, ano? Wala nang, ano, parusa, patay na. In sa Bible, mayroong mga kasalanan na sobrang tindi, dapat pinapatay na. Okay? So, hindi sinasabi yan sa ibang church. Okay? Pero yung sinasabi ng Bible. Okay? So, ngayon, saka na tayo doon sa patayan. Okay? Ngayong umaga, doon tayo sa isang kasalanan na madalas ginagawa ng tao kasi na-overlook kasi ang categorization natin sa kasalanan to is hindi masyadong mahalaga, hindi masyadong mabigat. Okay? Pero dahil nga sa maturity, pag mamamature ka, lahat ng kasalanan tinitingnan mo, baka makaka-apekto sa atin to in the long run. So, titingnan natin ang anong dapat natin gawin dito. So, yeah. So, the sin of neglect is so common because it is falls in the boundary of sin and not sin. Sa Tagalog, paano nga masabing kasalanan to? Kunwari, naglaro ako ng games. Kasalanan ba yun? Hindi, depende. Anong games, gaano kadalas? Diba?
Or anong ilang taon ka na ba? Kung 50 anos ka na, games-games ka pa. Diba? Tapos wala ka nang makain. Parang mali naman yun. Okay? So, again, kaya ang tawag natin is neglect. No? Hindi siya totally kasalanan. Parang hindi ko masabi kung kasalanan to. Hindi. Kasi okay lang naman mag-games. Okay lang naman, ano ba, kumain ng masarap minsan. Minsan, gumastos. Okay lang din minsan. Paano masabing neglect na yan? Okay? So, paano? Yun nga, yung katulad ng example natin, pag sumobra na, okay, may naapektuhan ng masama. Okay, nagpahinga ka, may masama bang pahinga? Ah, oras ng trabaho eh. Ah, masama yun. Kaya nga may oras ng trabaho, oras ng church, tulog ka. Oh, masala, mali yun. Ba't wala ka? Eh, natulog ako, masama bang matulog? Galing pa magdahilan, no? Pag oras ng church, pag oras ng trabaho, masama matulog. Uy, matulog ka na. Masama bang magtrabaho? Eh, oras na ng tulog eh. Diba? Ang masama, tas nagbubulabog ka pa. Okay? Nakita niyo yun? So, yung neglecting ng bagay na hindi dapat i-neglect, masama yun. Okay? Ganun din naman yung mga magulang nari. Ano ginagawa mo? Bakit ka nasa abroad or something? Ba't puro trabaho pa? Masama bang magtrabaho? Gusto ko yung maman? Eh, na-neglect mo yung anak mo. Ano yung mga dapat mong gawin sa anak mo? Dapat may nagagabay sa kanila. Minsan, nagpapayo. Di ba? Nag-a-advise. Nag-direct. Nag-rule. Na-neglect mo yun. Hindi mo nagawa yun. Nagawa mo yung ito yung trabaho ng tatay. Sabi natin yung 10. Hindi mo nagawa yung 5. Masama ba yun? Neglect ang tawag doon. Okay naman, nanay ka naman. Nagawa mo lahat ng kailangan mong gawin sa bahay, nagawa mo lahat sa anak. Yung obligasyon mo sa asawa, hindi mo nagawa. Neglect din yun. Diba? So nakita niyo yung neglect, medyo ano siya eh. I-define mo siya ng mabuti para maintindihan natin. Ngayon, para sa ating mga points, para maintindihan natin kung gaano ka, ano tong neglect na to, dapat hindi natin gawin, meron tatlong bagay tayong ibibigay na hindi mo dapat talagang i-neglect. Okay, kasi pag nileglect ito, napaka-importanteng bagay nito, nine-neglect ito ng marami, mga Kristiyanong lumalago, hindi dapat. Kung ikaw yung Kristiyano, gusto mo lumago, ma-please ang Diyos sa'yo, huwag mo i-neglect ito. Huwag, hindi, ano naman eh. Ginagawa ko naman yan minsan sa isang taon eh. Hindi, ganun. Okay. So, number one, itong ating sa Matthew, medyo iba yung style ko ngayon. Okay? So, madalas yung sa chapter lang ako, pero minsan topical tayo. Sabi sa Matthew 18, which is ang lagi ko naalala sa Matthew 18, yung sa church, no? Pag nag-away-away. Uy, may away-away pa rin sa church. Siyempre, hindi maganda yun. Ha? Pero nangyayari yun. Ito, apat yung anak ko. Ngayon, dalawa pa lang dati. Isa, hindi maiwasan mag-away kahit they love each other. Mga bata yan eh. Minsan, nag-aaway lang, laruan lang. Minsan, sa pagkain, meron naman pagkain. Minsan, sa laruan. Sabi ko na pala yung laruan, no? So, hindi dapat mag-aaway, pero nag-aaway. So, normal yun, okay? Hindi maganda, pero kasama ng buhay yun. Amin, magamagulang. Hindi ko pwedeng iwasan yun. Hindi ko pwedeng sabihin, gusto ko maging magulang, pero gusto ko wala nag-aaway sa bahay. Hindi pwede yun. Okay, ganun din sa church. No? Yung iba, hina-highlight eh yung church nyo, ganyan eh. Eh, normal na church yun. Kasi nga, may pare-pare yung utak yan. Okay, at kahit dito, New Testament church to, nag-aaway pa. So, sinasabi din sa Matthew 18, paano natin i-deal yung mga ganyang bagay? Yun ang naalala ko lagi sa Matthew 18. Pero yung focus natin dito is yung isang bagay. Yun nga, nag-aaway sila. Sabi dito, moreover, if thy brother trespass against thee, sa verse 15, go and tell him his fault between thee and him alone, and if he shall hear thee, thou hast gained thy brother. Yun, di pala daw, yun lang yan. Okay? Thy is your. Okay? So, pag may kaaway ka daw, hindi nga mawawala yun eh. Pag may kasalanan ka sa isang, or may fault ka, may ginawa kang mali sa isang kapatid, or siya sa'yo,
Actually, pag ikaw ginawan daw, sabihin mo sa kanya, uy, mali ito, ginawa mo ito. Pag hindi nakinig sa'yo, hindi naman mali yan eh. Inutangan kita, tapos hindi ko binayaran. Eh, kapatid mo naman ako, di ba? Hindi mo kailangan bayaran yun. Ginaganong ka, mahirap yun, di ba? So, syempre, offended ka na, no? Tama ba naman yun? Mali yun. Kaya, yan. Ngayon, pag hindi ka lang pinakinggan, but if you will not hear thee, then take with thee one or two more, that in the mouth of two, three witnesses, every word may be established. Pag kailangan, gusto mo siyang, ayaw niyong mawala yung pagkakapatiran nyo, yung magandang relationship nyo, kaya ngayon, inaayos mo. So, paano mo gagawin yun? Hindi siya nakikinig sa'yo. Sabi dito, magkumuha ka ng isa pang tao or dalawa. Okay? Na kapatid din. Okay? Hindi sa labas, ha? Kapatid din. So, ito ginawa niya sa akin. Ito ginawa niya sa akin. Tama ba yun? Okay? So, yun ang biblical method. Ang ngayon, bihira gumagawa nito kahit sa church. No? Kasi nga, iba na naging philosophy ng tao. Parang feeling mo, nakapahiya ka. Pinapahiya mo ako sa kanya eh. Eh gusto ko ma-restore yung relationship natin. Hindi ko naman gustong magkagulo tayo. Tapos magka-plastika na lang tayo forever, di ba? Pero ito yung gusto kong pansinin nyo ngayon. Sabi dito, "And if he shall neglect to hear them," okay, "tell it unto the church. But if he neglect to hear the church, let him be unto thee as an hidden man and a publican." Pag sinabing hidden, hindi man nanampalataya. Publican is a tax collector. Kasi masamang tao yun sa kanilang time, ha? Actually, hanggang ngayon. Okay. Sabi, hindi magandang patotoo yun. Pag sinabing hidden, so hindi naniniwala sa Diyos. Hidden. Pagano. Okay? So, nakuha nyo ba? Kapatid nyo yun, pero hindi siya nakikinig sa'yo. So, tratuhin mo lang siya, kahit ligtas siya, ang trato mo dapat sa kanya para matuto siya is para siyang hindi mananampalataya. So, parang asama naman. Hindi, yun ang dapat mong gawin para ma-restore siya. Para maisip niya na hindi pala basta-basta yung relationship between brethren. Hindi basta-basta yun na pwede mong i-neglect. Okay? So, ano yung sabihin na neglect dito? So, number one, do not neglect the Lord's Church. Do not neglect the Lord's Church. Huwag mo sabihin na okay lang yun. Pag naasal sa akin si kapatid, di, hindi na ako punta ng church. O kaya okay lang, pupunta ako sa church, pero ano yun? Alam mo, kinakasaran ka niya lagi pag nakikita kayo. Nari, ganun. Familiar kasi sa mga adult, yung utang. Kinutangan ko siya. So, ano ngayon? Tanga ko siya. Ganunin mo lang. Pero alam mo, asal siya sa'yo. Tapos di mo dinidin yung problema. Nineneglect mo yung relationship niyo na maganda dapat. At apektado yung church. Apektado yung buong church. Yung pastor especially. Kasi inaayos nila ng pastor yung mga tao, tapos ikaw naman. Diba? Anong ginagawa mo? Okay? So, nakakasira ka. Pag ganun. Maliit na bagay lang naman eh. Huwag mo ineneglect yung kapatid mo. Huwag mo ineneglect yung church na pwedeng masira dahil sa kagagawan mo. Okay? Okay, maliliit na bagay. Kunwari, hindi ka naniligo. Yan yung madalas sa atin eh. Lalo sa mga Baptist church kasi, alam mo naman sa atin, hindi tayo yung ano eh. Hindi tayo naimili ng taong ano eh. Mahirap, mayaman eh. Kaya sa mga Baptist church, yun ang lagi naman vote up. Yung iba, oh, welcome pala ako dito kahit di ako maligo. Inaamoy ko ng ibang kapatid, aircon pa naman tayo. O di naamoy, buti nga, meron tayo ano. Pero huwag kang umasa doon sa pabango, di ba? Minsan, katabi mo yan eh. Tapos magsasalita ka, kapatid! Yan, gaganyan kayo. Tapos ang baho ng hininga mo, di ba? So, maliit na bagay lang naman yung totoo nga. Kaso nga, huwag mong ineglect na pwedeng matisod sa ibang tao. Hindi naman tayo lahat malakas. Hindi naman tayo lahat ay... Di ba? Paano nakalabas yan? Okay? So, ngayon, ito, actually, itong mga sinasabi ditong problema, hindi pa ito, hindi ito mababaw. Pero ibang tao, sinasabi dito, di ba? Sa halip na makinig siya, okay lang yan. Hindi niya na sineryoso yung problema ng church. Okay, ang church, napaka-importante sa Diyos niyan, at sa iyo, hindi importante. Kahit siyang maligo, mag-toothbrush, wag malate, wag absent-absent,
Nakikita ka ng kapatid mo, bakit si kuya, kahit si ate, ba't ganun? Bakit yan? Patayo-tayo, ba't ganun? Pwede pala yun. Sige, magtayuan na lang tayo. Kasi okay lang pala sa kanya, di ba? Ay, okay lang palang mag-ingay. Ay, okay lang palang nagbabasa tayo sabay-sabay. Ikaw, hindi ka sasabay. Mauuna ka, ul. Tapos sila kumakanta, ikaw hindi. Di ba? So, mga simpleng bagay, pero pag kaya ngayon yung ibig sabihin ng sin of neglect . Hindi ka sobrang, alam mo na, pero may pagkukulang ka sa mga bagay na hindi ka dapat magkulang. Nineglect mo. At pag nineglect mo yung church, wala kang pakialam, kasalanan pa rin yun. At makaka-apekto yan in the long run, pag dumami yung member na katulad mo, ano mangyayari sa church? Hihina yung church, pati yung pastor, sakit ang ulo, lagi na lang, ayos, yung preaching kanina, ganyan, ayos, pakialam ko. O, di ba sinabi na nga ni pastor, ayos, pakialam ko. O, yung ayos, pakialam ko. Neglect. No? So, hindi maganda yan. Ganun din sa spiritual. Mamaya, punta tayo dun. Okay? Ito, sinabihan na nga . Alam nyo ba na pag ako kunwari, sabihan ko kita ng mali ko, maano yun? Mahirap yung para sa akin. Pag-iisipan ko ng gusto yan. Okay? Paano ko sasabihin sa'yo ito? Tapos, paglapit kasi, babaliwalay mo lang. So, ang laking kasiraan nun. Kaya nga sinasabi dito, tratatuhin ka nang para ka hindi mananampalataya. Okay, so again, may, ang magaling ng Diyos . May dealing siya na appropriate sa atin. Kung ano tayo ngayon, yung mga bata, may certain na tayo dyan, di ba? Approach. Yung mga matanda, yun ang mahirap yung approach na matanda na, matigas ang ulo, ang hirap yun. Ang hirap yung deal nun. So, pero meron pa rin. So ngayon, pag ganito na siya, meron siyang Pero again, sinasabi ko lang, don't neglect the church of God. Okay, don't neglect. Ano man yung mga neglect na pwede mong gawin sa church? Yan nga, nasabi ko na kanina, hindi ka naligo, hindi ka nag-toothbrush, hindi ka umaten, minsan-minsan lang, okay? Giingay, nag-chichismis, marami yan . Okay, hindi mo ginagalang yung salita ng Diyos, ine-neglect mo ang church. Okay? So, no. Pero gusto kong bigyan dito, sabi dito, hindi lang actually yung kapatid ang nineglect niya, sabi dito kanina, bakit ka mag-take ng dalawa or tatlo, or isa o dalawa pala? Bakit sabi dito, that in the mouth of two or three witnesses, every word may be established. So kasi pag meron ka ng ibang kasama, huwag yun ang guluhin yan. Katulad ngayon, na-popost tayo, di ba? Pag meron kayong ganyan, makulit, ibang tao na, ay istorbo. Okay? Ba, mga bata pa doon, pero kasama yun . Okay? Tandaan nyo doon, tutukan nyo, masabi dito, in the mouth of two or three, every word may establish. Ibig sabihin nito, may katotohanan ini-establish yung mga tao kasi gusto ko lang, ayoko masira tayong dalawa . Okay? So ngayon, sinabi niya ganito, totoong mali pala talaga ako. And nineglect ko pa rin. Hindi ako mali. Alam mo yung nineglect mo, hindi lang yung tao, pero mismo yung katotohanan. The fact na nagkamali ka, sinasabihan ka, tapos wala kang pakialam, ano yun? Ang dami mong nineglect doon. Hindi lang yung church, pero yung katotohanan. Okay? So, mabigat to. Kaya nga bandang ulit, tinuring siyang pagano. Okay? So, don't neglect. Bata pa kayo. Tinuturo na kayo. Kaya lagi, sinabi, pay attention. Attend kayo. Maaga kayo. Huwag kayong magulo. Mag-behave kayo ng maayos. Lagi sinasabi yan kasi pag nasanay kayong maayos na bata, pag laki nyo, maayos din kayong tao. Lahat ba ng adults maayos? Hindi, di ba? Sa palagay mo, naging maayos ba sila nung bata sila tapos nung adult, bigla silang... Hindi po. Sabi sa Bible, teach, di ba? Train up a child in the way that he should go. And when he is old, he shall not depart from it. Kaya sila lukulukong mga adult kasi nung bata sila napabayaan, nineglect sila ng tatay nila, nanay nila. Kahit anong gawin mo, sige lang. So paglaki nila ngayon, kahit ano pala . Sasabihin ng pastor, sasabihin ng pulis na huwag mong gawin yan. Sabi nga ng nanay ko, okay lang sa kanya . Sasabihin mo sa akin, kahit ano yan. So pag hindi ka disiplinadong bata,
paglaki mo, ganun ka rin. Tapos magagalit sa ibang tao, hindi siya magtitiwala. Ano mangyayari sa'yo? Wala kang blessing, maniwala ka. Sa trabaho man yan, o sa tiwala. Alam, magitiwala sa'yo, talong-talo ka. Okay? Especially dito, pag nineglect mo yung church, tapos tinuring ka, hindi naman ligtas yan eh. Alam mo, ligtas ka, pero turing sa'yo, hindi ka ligtas. Tapos bandang ulit, di ba ako, mga tinetext ko sa inyo yung iba, pag may pag-asa pa, pero pag wala na, ilang beses ko na yung pinalo up, ay, huwag natin pakialam mo yan siya, no? Hindi na, ayaw niya umatend, huwag siya umatend. Ganun, darating kayo sa point na ganun, mga bata. Kahit anak ka pa ng pasto, eh, matanda ka na eh. Ayaw mo talaga, sige, bahala ka. Darating sa point na ganun. Okay? Kaya yung sin of neglect, paunti-unti lang, nineneglect mo lang yung oras, nineneglect mo yung ligo, nineneglect mo lang yung kapatid, yung mga maliliit na katotohanan, paulit-ulit yung preaching dito, tapos nineneglect mo. Unti-unti lang yan sa ngayon, pero later, magko-compile yan. Ba't kaya tigas ng puso nitong batang to? Kasi paulit-ulit siya sinabihan, dinisregard niya. At dyan nangyayari yung mga atheists. At dyan nangyayari yung mga reprobate. Dyan ang galing yan. Hindi lahat ng loko-loko ngayon, hindi nakapakinig ng salita ng Diyos. Yung iba dyan, nakapakinig. Pero paulit-ulit, ayoko ng salita ng Diyos. Ayoko niyan. Yun, bandang uli. Ano mangyayari? Yung iba sa inyo, baka maging ganun. Sana hindi. Okay, posible yun. Pero kaya dapat, huwag nyong ineglect yung salita ng Diyos na napakalinaw. Okay, number two na tayo. So ito medyo positive to. Ito yung sa 1 Timothy. Ito naman yung medyo positive. Pero, ibig sabihin medyo matured siya. Okay, kilala niyo ba si Timothy? Sino si Timothy? Yung batang pastor. Bata pa, pastor na, di ba? Hindi naman ganun kabata. Okay? So, maaga lang siya nagsimula. Okay? Sabi ng iba, 17. Doon na iniwala. Siguro mga at least 20, ganyan. No, may asawa to, I believe. Kasi nga, sinasabi dito, pastor na eh, dahil may asawa. No? Yung iba, ewan ko. Iba-iba yung term. Anyway, ito yung sabi kay Timothy. Okay? Dito tayo sa... Sabi nito, ito yung paborito namin eh. Let no man despise the youth. Okay, bata ka pa. Oh, bata ka pa. Huwag ka muna mag-preach. Uy, bata ka pa. Huwag kang ano dyan ha. Huwag kang haasta ng kung sino ang pastor dyan ha. Kaya sabi ni Paul, kahit bata ka pa, don't let people look down on you. No, bata ka lang. Bata ka lang. Hindi ganun. Pag sinabihan ka nun, huwag kang maniwala. Okay? Ang bata pwedeng gamitin ng Diyos. Okay? Again, hindi ang batang-batang ganyan, ha? Pero actually, pwede din kayong gamitin ng Diyos. Kung nga, ngayon, matino kayong bata dito. Uy, galing. Sabi ni Pastor, mag-memorize. Sabi ni Pastor, nakinig. Uy, nakikinig siya. So, nagiging example kayo. Ito, sabihin dito. But be thou an example of the believers. So, sa buong church, maraming believer. Pero kahit bata ka, pwede kang maging ehemplo. Pwede kang maging example pag ginagawa mo yung mabuti. Sabi dyan, inward, okay? Sino mga, gusto nyo ba yung mga bata nagmumura? Gusto nyo ba puro masama yung lumalabas sa bibig? Siyempre hindi, di ba? So ngayon, pag sumusunod ka sa Panginoon, sabi ng Panginoon, let not corrupt communication go out of thy mouth. So walang mura, walang sinungaling, okay? Nagiging ehemplo ka, ano, example. In conversation, magsasabing conversation, ito yung manner of life. So, maayos kang bata. Again, di batang bata to, pero ganun din sa mga bata. In charity, mapagmahal ka, okay? Sabi, mahalin mo yung kapatid mo. Hindi, wala kang pakialam dyan. Dapat mahalin mo, sinasabi sa'yo eh. In faith, in spirit, in purity. Okay, sinasabi lang, mga bata, okay lang yung ano. Mga bastos, hindi ganun. Bata ka pa, nalaman mo na pwede ka na mag-example even ng mga matanda. Ikaw yung bata, example ka ng mga matanda, eh, parang baliktad yun. Still, pwede yun. At dapat yun. Sabi niya dito, till I come, give attendance. Ang point pala natin is,
sa 14, sabi dito, neglect not the gift that is in thee. Okay, neglect the Lord's gift. Ano yung regalo? Ano yung regalo? Ginagamit sa winning yan, di ba? Pero ngayon sa discipleship, ano yung sabi ng regalo? Isang bagay na binigay sa'yo libre, walang kapalit, walang kondisyon, di ba? No string attached. Binigay lang sa'yo, pag tinanggap mo, sa'yo na yon. Okay? Okay, bibigyan natin ng Bible si Christian. Ngayon, kasi ang itong mga hindi pa matured, ngayon, mga bata, di ba? Pag binigyan kayo ng libreng ano, jacket, mare, ngayon, iwanan ko to, gawin kong pamunas dito yung jacket, hindi ko nang binayaran to, tama ba yon? Ay, binigyan ko ng, sino ba to? Si dati, binigyan ng cellphone to, kasi daming pera ni tatay. Hindi, actually, kasi alam ko, nabigyan ng cellphone si Stephen. Eh, libre naman to. Hindi ko nang pinaghirapan. Iniwanan ko lang dyan. Oh, eh, nakita nung kapatid niya, binagsak. Ngayon, nalulungkot siya. Pero kung iningatan mo yun, nasa'yo pa rin yun. Kasi minsan ang tao may, ano eh, kaya nga, sa, especially sa labas, kami mga adult, yung mga bagay na importante, binibigyan niya ng presyo. Dapat di pwedeng bigay lang. Okay? Kasi pagbigay lang, yung iba, may meron silang idea na libre lang naman, hindi ko kailangan ingatan. Eh, di bigyan mo ulit ako ng libre. Diba? Kaso hindi nga ganun eh, hindi tama yun. So kaya sinasabi dito, ano yung gift na binigay kay Timothy? So obviously, pastor siya, ano to? Meron siyang ano, diba? Meron siyang binigay sa kanya, matalino to, may pangunawa to, okay? Siguro may konting charisma rin to. Diba? So, huwag mong i-neglect. Okay? Makikita natin dito kung paano niya ito. Kaya nga sinabi, maging example ka. Hindi ibig sabihin, medyo may gift ka, may pangunawa ka. Ano ngayon? May pangunawa ako. Hindi ako magtuturo, hindi ako maging example. Mali yun. The fact na binigyan ka ng pangunawa, saan mo gagamitin yan? Na, yan, si Steve, binigyan ka ng cellphone. Anong gagawin mo ng cellphone? Iwanan ko lang dyan para ano, pag nalaglag, sabog. Hindi ganun. Pag may binigay sa'yo, lalo ka dapat mag-ingat. Kasi bakit kaya binigay sa akin to? Unless talaga soba-soba yung ano, pera. Ba't kaya tayo may bahay dito? Sunugin kaya natin. Diba? Hindi ganun. So ganun din. Pag binigyan kayo ng talent ngayon, magaling kang kumanta, matalino ka, itago ko lang to. Tama ba yun? Uy, magandang lalaki to. Mare, binigyan ka ng karisma nga, si Stephen. Pogi ni Stephen, anong gagawin mo? Ay, maluloko ko ng mga babae, ganun ba yun? Masama yun, anong gagawin mo sa pogi mo kung pogi ka talaga? Ano yung magandang gawin ng mga Kristiyano? Sa kapogian nyo. Ha? O siyempre, gamitin mo yan para mag-invite ka. Ay, magandang lalaki ka kahit na paano. Mas mahalina yung ibang tao sa'yo, di ba? Gamitin mo, hindi yung sa masama. At hindi sa pang-sarili. Okay, ganun din yung talino. Huwag mong gamitin sa sarili mo lang. Meron kami dating, hindi ko alam ang personal ano niya, pero gawin ko na lang example. Kasi maganda example eh. So magaling talaga siya mag-piano. So ang dapat ginagawa doon, ginagamit mo sa Panginoon, di ba? So kaso medyo siguro naasal siya sa choir. Hindi naman siya kumikita. Ayoko na mag-choir. So pag ganun, wala kang magandang dahilan, di ba? Bakit ka ano? Kailangan ka sa church, pero bakit ka alis sa church? Hindi ka magtuturo ng choir. Siyempre wala kang may dadahilan eh. So bandang uli, alis ka lang sa church. Pangit, di ba? Binigay sa'yo ng Diyos yun. Hindi mo pwede sabihin, kasi nagsipag ako eh. Totoo yun, masipag ka. Pero again, hindi lahat ng gustong magsipag, natututo, especially yung mga ganyan specific talent yan eh. Yung music, hindi kayang gawin ng lahat ng tao yan. Pero, binigay sa'yo ng Diyos, anong gagawin mo? Gift yan. Sa akin lang to, binigay sa akin eh. Mali. Okay? At isa pa, ano mangyayari? Pag ibig sabihin, especially sa gift, lahat ba ng ano, dito lang,
Huwag kayong magpa-distract. Okay? Normal yung may mga bata, maganda yung blessing yan, pero pumoto kayo, okay? Kasi may mga konsepto na hindi ganun ka, yan na naman. Wala tayong matatapos pag makulit. Okay? So, gift. Ano ba yung gift? Ay, paulit-ulit na ako. Binigay sa'yo, sinayang mo. Sayang yun. Hindi dapat ganun. Ano yung matalinong gag? Ano gagawin ng matalino sa binigay sa kanyang regalo? Ingatan plus gamitin. Iningatan mo lang, tinago mo naman. Eh, mabuti kung kaya nga tayo, hindi tayo masyadong gold, silver. Papakita ko sa'yo. Huy, ang ganda. Hindi tayo ganun. Ano ginagawa sa mga pinagkatiwala sa Diyos? Ginagamit. Okay, yung sasakyan. Uy, pakintabi mo lagi, ha. Dapat lagi makintab. Ay, sasakay mo yung mga tao dyan. Ako, maagang maisira yan. Mga bata pa, ang gugulo. Ha, gusto winning kayo. Hindi, sa church lang tayo, ano, gamitin yan. Okay? Kinalgaan pa ng, ano, kinalgaan pa ng, di natin nagamit yung table tennis. Naku, mga gasgas, may nagasgas nga, isang bandang uli. Eh, huwag mong ano, kasi dapat, hindi ganun sa atin, ang binigay sa atin, ang gagamitin natin. Kasi pag ginagamit mo yan, matutuwa rin yung nagbigay sa'yo. Kuna, Steve, binigyan mo na rin ng ano, yan, yung boots. Bihira, bihira may boots. Ganyang aganda. Eh, nasira po, eh, lalo mo pang sinira. Di ba? Hindi ganun, pag binigyan kayo ng regalo, pagkaingatan nyo, at gamitin. Nasaan yung boots? Ba't di mo ginagamit? Eh, iniingatan ko po eh. Gamitin mo. Tandaan nyo yan lagi. Kaya tayo, hindi tayo pag... Hindi tayo masyadong ano sa... Kaya ako, naasal ako sa mga... Even mga pulpit na napakaganda. Hindi pinapalo yun. Oh, paano kapalo eh? Salamin. Di ba? Ako, hindi ako po tabi ng pulpit na salamin. Na napakalambot. Kasi ginagamit to para saan ba to? Sa Baptist talagang pinapalo pulpit eh, no? So ano pa? So yun nga, especially yung talino na ito, matalino si Timothy. Anong gagawin mo? Ah, ganito yan, para kumita ka. Dapat pakita mo sa ibang tao, magaling ka. Tapos maningil ka, di ba? Mga seminar, dapat may bayad yan kasi ang galing mo eh. Ano pa? Ay, dapat ano? Dapat i-hype na natin yan. Alam yung hype? Ibig sabihin, bigyan mo ng title yung sarili mo. Doctor, Master of Divinity. Para yung ibang tao, pangalan mo palang, huy, mawala na. Tapos, bibigay sila ng malaki dyan sa church. Pasikat. Very good, yung mismo. Pero hindi ganun ang tamang paggamit ng talino. Ano yung dapat tamang paggamit ng talino? Sige nga, kung talagang hindi mo ina-neglect yan. Walang bayad sa church, di ba? Hindi mo sila i-require. Okay, lalo yung mga bata. Okay, ganun din yung talino mo. Ang talino mo, kaya ang ano mo, fee mo sa pag-preach ay ganito. Kaya pansinin nyo, yung tamang mga pastor talaga, yung iba, binyag lang, may ano eh. May equivalent bayad yun. Magkano po ba binyag ngayon? Okay, 10,000. Baptize. Bayad. Kasal, bayad. Living, bayad. Pag spiritual, hindi yan pinapabayad, okay? Dapat. Okay? Uy, mag-soul winning tayo. Bayaran mo muna ako. Mahal ang talent ko eh. Iba naman, ganyan din. Iba, yung mga yabang din. Hindi ako believe sa ganun eh. Yung kesyo, magpupurian sila, sinasabi sa Bible, itong lingkod ng Diyos na to, ay ganito to. Kaya may offering tayo, malaki dapat ha. Pag nakinig mo yung preaching at marunong ka sa Bible, actually, wala namang sinabing ano din. Puro patawa lang na payabang. May mga kwentong yabang eh. Alam nyo ba, nagpunta ako, hindi naman kailangan sabihin. Alam nyo ba yung ano ko, yung sasakyan ko. Ano, naubos yung preaching time dahil doon sa magyayabang. Ang bihira itong tao to, sablay naman pag sinabi sa Bible, sablay. O, pero dapat malaki offering kasi kilala to ng ganyan, kilala to naglingkod at nagbulahan na sila. Pag pumunta ako sa church, bulahin mo rin ako para
Magbigay sila ng malaki. Magbigay lahat ng mga sabi ko. Ewan ko ba? So ngayon, pag matalino ka talaga, katulad ng ginagawa natin dito, nakita nyo ba yung way of study natin? Hinihimay natin lahat, every term, dinidefine natin. Wala tayong tatago dito. Bakit? Kasi, bandang huli, ang gusto ko, itong mga bata, lahat tayo matuto, at talagang matuto. Amen. Bandang huli, alam natin, lalabas tayo dito, alam kong sinasabi ng salita ng Diyos. Alam ko ang kalooban ng Diyos sa bagay na to. Kasi preach yung salita ng Diyos, hindi nagbida yung preacher. Hindi mabida, no? Pagkatapos yun nga, paglabas mo dito, ang galing talaga ni Pastor, hindi ganun ang ano mo. Paglabas mo dito, pag finish yung salita ng Diyos, ang galing talaga ng Panginoon. Ang ganda ng kalooban ng Panginoon. Yung pala yung kalooban ng Panginoon. Tanda ko ng Kristiyano, hindi ko pa alam. Salamat sa Panginoon, nalaman ko. Ganun. Ang laki ng pagkakaiba, okay? So, ganun yung sinasabi dito ni Paul kay Timothy. At sinabi niya pa dito, ito yung mga detail, sabi dito, till I come, give attendance. Tinignan ko yung meaning ng neglect. ang opposite niya is attend to. Okay, katulad kanina, di ba? Magulang ka, tatay ka, kailangan mong gawin to, hindi mo ginawa, neglect. Okay? Pero pag ginawa mo, pinayuhan mo sila, syempre, pag tatay ka especially, pakainin mo sila. Kailangan yun, okay? Kaya mabibigay ng pagkain ng mga bata. Pero sa spiritual, okay, paano mo masabing nineneglect mo yung pananampalataya? Pag hindi ka nagbabasa ng Bible, kasi sabi dito, give attendance to reading. Ang kabaligtaran ng attendance is neglect. Okay? Kaya sabi dito, pag hindi mo nineglect yung gift sa'yo, dapat magbasa ka lagi na magbasa ng Bible. Kasi nga, pag hindi ka nagbabasa, hindi ka tumatalino pa, hindi matalino na ako, hindi kasi hindi ka pa nga tumatalino pa. Marami ka pang pwede idagdag sa'yo. Kahit sino ka pa. Kahit ano man nakatad sa pangalan mo, doktor, walang doktor, walang master. Okay? So, yan ha, pastor na siya, magbasa ka. To exhortation. Ibig sabihin, dapat lagi kang mag-preach. Hindi yung pagmayaman ka na, sige, mag-preach sila. Sa akin naman ang pera eh. Ganun yung mga deacons. Nagmumuhang tanga yung pastor sa kanila. Kasi pumayag din naman, di ba? Kaya ganun. So, hindi pwedeng hindi ka mag-preach. Tinatamad ako ngayon eh. Yung ibang mga faithful preacher, nagkakasakit na nga sa lalamunan eh. Kasi alam niya, pag nag-preach ka ng salita ng Diyos, hindi pwede yung mahina. Hindi pwede yung aalis yung ano. Linis na naman ako ni Pastor kasi mayaman ako. To doctrine. Okay? Kaya nga ngayon, iniisa-isa natin yung mga kasalanan. Kasi pag sinabing doctrine lang, katuruan. Hindi pwede yun. Huwag natin pag-usapan niya kasi madi-divide tayo. Okay? Kailangan hindi ka magkukulang dyan kasi ka give attendance eh. Alam nyo attendance, ibig sabihin, attend, basa, exhort, preach, doktrina na naman. Yun ang buhay natin eh. Doon tayo natututo, doktrina. Okay? Kaya sabi dyan, neglect not to give that which hindi given by thee by prophecy. Ano yung sabihin nun? May nakikinig ako, ang dami ko narinig, sabi dito, alam nyo kasi si Timothy ay nakita na na magiging lingkod siya ng Diyos at na-prophecy daw na magiging maayos siyang pastor. Kaya dapat, ganun pala yun, dapat ang mga bata, ikaw, Stephen, magiging pastor ka. Kaya huwag mong bastusin yung calling mo. Mga ganun daw. Nakita ko na ganyan. Mga false prophet pala yun. Again, ano yung sabihin ng prophecy sa Bible? Sabi ko sa inyo last time, mga 70%, hindi lang 80% of the time, ang word ng prophecy is preaching. So, yung sabihin itong, which was given thee by prophecy, binigay sa'yo to sa pamamagitan ng hula ba yon? Hindi hula yun, preaching. Kaya nakikita nyo dyan, mga bata especially, paano ka bibigyan ng regalo? Eh, hindi na ako gagawa kasi wala akong regalo, isa pa. Paano ako bibigyan ng regalo? Hindi ako binigyan ng regalo. Binibigyan ka lang ng regalo kung nakikinig ka sa preaching. Amen. Yung sinasabi doon, huwag kang maingan, hindi ako binigyan eh. Pag nakikinig ka, may tainga ka ba? Bata pa.
nakikinig ka ng preaching, ito na yung binibigay sa'yo. Si Timothy, ang maganda sa kanya, nakinig kasi siya. Pero yung iba sa kanila, na sabi natin, hindi naman ako si Timothy. Stephen ako eh. O Ezekiel ako eh. Still, nakikinig ka ng preaching, gumagawa yung magulang mo ng paraan para nandito ka, makapakinig ka ng preaching, binibigay sa'yo yun by prophecy. Anong gagawin mo ngayon doon sa gift na yun? Regalo ba yun? Binayaran mo ba yung ano? Kung bayaran tayo ng preaching dito, tayo isang oras dito, hindi dapat ang laki ng bayad nyo. Nagbabayad ba kayo? Sa Catholic, 30 minutes. Pwede pa yun. So, hindi ito, ano, hindi ito, hindi kayo binayaran. So, gift yun. Kaya ang tamang preacher, ang totoong preacher, hindi yan nag-oras. Anong oras ba? Nakit na inalamunan ko. Okay. Sige, wala muna tayong service mamaya. Hindi ganun, okay? At sabi dito, with the laying on of the hands of the presbytery, ibig sabihin dito, hindi lang siya nakapanginig ng preaching, ng hard preaching, at totoo at accurate, sabi dito, kasi sinabing laying on of hands, ibig sabihin talagang binigay sa kanya yung confidence ng mga pastor. Diba? Hindi naman siya naging pastor lang ng basta-basta. Ibig sabihin, kasama kita dyan, diba? Kasama mo kita pag sinend kita sa tagumpay at sa kahiyang, magkasama tayo. Okay? Kaya sabi dito, huwag mo i-neglect yan. Kayo mga bata, ito, hindi nyo naitindihan mga bata. Pag ikaw, mga bata, kunwari, si Peter, nga, hindi naging maayos na bata, eh, buhay ko naman to eh. Hindi mo ba alam kasama yung magulang dyan? Sino man magulang niya si Peter? Bakit bastos ang ano niyan, bibig niyan? Diba? Pati si tatay, napahiya. Ganun yun. Sino ba yung tatay niya ni Ezekiel? Diba? So magkakasama tayo. Ngayon dito ganun din. Sinasabi ni Paul, nilay hands nga kita eh. So huwag mong baliwalain yun. Hindi lahat ng tao nilay hands. Hindi pinagkakatiwala lahat ng tao. Huwag mong sayangin yan. Hindi lahat ng tao baptist. Huwag mong kaladkarin yung pangalang baptist na tapos sabihin, baptist ako, tapos mali naman ang turo mo sa kaligtasan. So, kaya sinasabi doon, neglect not the gift. Okay? Sabi pa dito, meditate upon these things. Ano yung meditate upon these things? Anong things yun? Una, salita ng Diyos, pero siyempre, yung mga bagay na binigyan niya kanina, yung pagbabasa, yung pagiging maayos na bata, okay, tsaka yung mga, katulad ng kasabi lang, laying of hands, kasi pinagkatiwalaan ka, meditate yan. Alamin mo na pinagkatiwalaan ka, tapos sabi dyan, give thyself wholly unto them. Tama yan, actually, ito lagi tinuturo sa amin eh. Yung sinasabi dyan is, Bible, give yourself wholly. Ano yung sabi na wholly? W, ha? Yan, tama, di ba? Whole. Kabuuan mo. 24 hours a day, okay, matulog ka ng 8 hours. The rest of your day, okay, bata pa naman ako, medyo binibigyan ako ng games, okay lang, maglaro. Eh, mayroon pang extra, di, laro ulit. Hanggang inaantok na ako, kapapanood. Hindi ganun. Magbasa ka naman ng Bible. Kasi marunong ka na magbasa, dyan ka rin matututo. Ano nga, gawin mo? Hindi, hanggang maano ako. Gusto ko gawin yung gusto ko lang gawin. Masayang oras. Hindi ganun, okay? Kaya sabi siya, that thy profiting may appear to all. Pag ikaw daw, basa ng basa ng Bible, makikinig ng preaching, okay? Like kang umaattend, yung doktrina, inaalam mo. Sabi dito, thy profiting may appear to all. Ano yung profiting? Kita. Kita or, pag hindi pera, kapakinabangan. Ay, nakita ko si Stephen. Nagbasa ng Bible, sumunod sa magulang, sumunod sa pastor, okay? Sumusunod sa utos, kahit ang linis-linis, natuto siya. Dahil natuto siya, nakita ngayon ng tao, na, ba't kaya nga talino si Stephen? Kasi sumusunod siya. Yung bata na hindi sumusunod, okay, ano mangyayari doon? Ay, ang galing nun ah, ganun ba yun? Sino yung mga gumagaling? Yung mga, hindi, magaling yung nag-uutos. Hindi, bago ka mag-uutos, sumusunod ka muna dapat. Dahil hindi mo alam to make orders kung hindi ka sumusunod. Yun ang totoo. Kaya sabi doon, ibigay mo yung sarili mo, salita ng Diyos, basa lang. Hindi, nabasa ko na ulit, basahin mo ulit.
Bakit? Kabisado mo na ba? Alam mo na ba lahat? Ang lalim yan? Basahin mo ulit. Basahin mo ulit. Bigay mo yung sarili mo sa salita ng Diyos. Bigay mo yung sarili mo sa church. Sa preaching. Exhortation sa doctrine. Ba't kaya may mga mahinang church? Simpleng-simple lang. Hindi alam na masamang worship kay Mary. Eh kasi nga, hindi nila inaral eh. Puro excuse ang bibigay sa'yo. Okay? So number one, do not neglect the church. Don't neglect the gift. And then lastly, yun tayo sa Hebrews, binasa natin kanina. Isang bagay na hindi mo dapat neglect, ligtas ka na. Okay, ligtas ka na. Ngayon, ano? Binasa natin kanina, sabi dyan, therefore ought we to give more earnest heed to those, to the things which we have heard, lest at any time we should let them slip. Isa rin sa mga magandang definition ng neglect is, ano, slip away. Ito, hinahawakan mo ba? Oh, hawak ko. Ay! Hawak mo, di ba? Kala ko hawak mo. Hindi, hawak mo nga eh. Ba't dumulas? Kasi pag hawak mo, hindi sapat yung strength, syempre, or ganyan-ganyan ka pa. Pag sinabing hawak, hawak talaga. Lalo kung cellphone niya or something. Di ba? Ito dati, na, si daddy, nag-ano kami, nagbubuhat kami niyan eh. Oo, oh, nalaglag yung aircon, yung rep. Nako, sabog yan. Tinuturuan ka paano humawak at hindi lang basta hawak. Oo, nakahawak ako eh. Eh, ba't lumulubog dyan sa ano mo? Sa part mo kasi hindi ano eh, maayos. Ganun din sa church. Eh, kita mo ko na, pinagkatiwala sa'yo, ano? O, ikaw ang magbasa ng Bible. O, syempre, inasa mo, dapat maayos magbasa. Eh, bakit hindi mo alam yung pronunciation ng ganyan? Hindi ka nag-advance reading. Hindi mo inalam. Okay? So, marami pang iba. Ikaw yung in charge sa kung saan ka in charge. Soul winning. Sa music. Okay? Sa, kahit sa kapatid mo lang. Bakit nauntog si Shana? Hindi ko alam. Ako ba si Shana? Eh, tagabantay ka nga. Eh, pag nakikita mo nang umahawak na sa kuryente, hindi, naglalaro ka kasi, nanonood ka. So, hindi maayos yung paghawak mo, yung paghandle mo sa isang bagay, di ba? So, ganun daw dito daw, sabi dito, especially sa doktrina, okay, hindi, alam ko na yan eh. Hindi mo chinalis mo lang yung sarili mo kasi hindi ka nag-soul winning. Hindi na siya challenge yung kaalaman mo. Hindi ka, oh, sige, magtanong ka. Hindi, huwag ka tayo magtanong. Basta praise the Lord lang tayo. Awit-awit. At kita mo naman, may church naman tayo. Dalo lang kayo. Yung doktrina ang mabibigat. Bakit? Ano ba yung kaligtasan? Paano ba yan? Nawawala ba yan? Hindi nawawala. Yung mga ganun tanong, hindi mo na iniisip. Diba? Uy, nakawala. Yung tamang kaligtasan na walang repent of your sins, ba't ngayon pumasok yung repent of your sins? Kasi hindi mo na inaral eh. Diba? Ganun yung sabi sa Proverbs. Diba kung na may business ka? Ilang ba ang ano mo ngayon? Ilan ang pera mo sa bangko? Hindi ko alam. Basta meron. Marami. Ganun karami. Diba? Sa panahon nila, mga baka, mga... Ilan ang baka mo ngayon? Basta siguro mga 100 to 200. Ala, 100 to 200. Dapat alam mo exactly yun. O alam mo ba yung mga tao mo ngayon, sino yung marunong dyan? Hindi mo na pa, umalis na pala yung marunong, yung natira, hindi marunong. Wala ka ng pakialam. Iniwanan mo yung mga bata, oh, amusta, nag-aaral ba? Siguro. Pag hindi mo alam yan, may mga makakawala, especially sa doktrina, may mawawala dyan, may makakawala, okay? Mahuhulog. Okay? Eh bakit hindi na kayo King James ngayon? Eh kasi, kala nila, pare-pareho lang Bible. Yan, kaya sabi dito, especially sa kaligtasan, sabi dito, for if the word spoken by angels was steadfast. Kung sinabing steadfast, sigurado yan. Mahigpit, or ibig sabihin yan, sigurado. And every transgression and disobedience receive a just recompense of reward. Okay, lahat ng kasalanan daw, at hindi pagsunod, lahat yung may parusa. Okay? Lahat.
Ay, hindi, ligtas na ako eh. Wala, wala siguro parusa iba. May nagutulong gano'n. Hindi na tayo mapausahan. There is no condemnation. Totoo naman yun, sa kaligtasan. Hindi ka na hindi ka sa impyerno, pero sa lupa. Ibig sabihin ba, pag sa Kristiyano ka, ligtas ka, hindi ka napaparusahan dito sa lupa? Ayun nga, example lagi sa Bible eh. Ang dami si David nga mismo eh. Pinarusahan siya. Laki ng kasalanan niya. Tindi rin ang parusa sa kanila. Biruin mo, mga anak niya, nirape yung isang anak niya, nagpatayan yung mga anak niya, kinudita siya. Ang sakit nun. Parang hindi maayos sa tatay. Ganun ka talaga, hindi ka maayos sa tatay pag yung mga anak mo nagkakagulo. Nag-aaway. Papatayan. Kaya sabi dito, kung ligtas ka na, don't neglect the great salvation. Ibig sabihin nun, huwag mong ligtas na ako eh. Party-party na. Hindi ganun, isipin mo lagi, ligtas nga ba ako? Paano nangyari yun? Yung ibang churches, ganun eh. Kaya yung ating approach sa kanila, ligtas ka na ba? Ay, oo nga, hindi ko naisip yun. Alam mo lang, Kristiyano ko, sabi na nanay ko. Binaptize ako ng baby ako, pero ligtas? Ano yun? Bahala na. Diba? Especially sa atin, kung tunay yan na naituro sa'yo ng tama yan, anong gagawin mo dyan? Ang masuggest ko sa'yo, i-practice nyo ngayon. Gagawin, gagawa ko yung nagawa natin yung approach nga sa ligtasan, di ba? Ngayon, ano ngayon, yung tracks para sakto din. Kasi yung tracks, pumapasok din yung maling aral dyan eh. Okay? Kung ligtas ka na, don't neglect the salvation. Okay, again, hindi yan sinabing hindi ka na maliligtas. Okay, hindi ganun. Ibig sabihin lang nito, yung mga bagay na patungkol sa kaligtasan. Again, yung doctrine. Yung turo mo, medyo, ano na, paulit-ulit na lang. Hindi mo na china-challenge. Ano yung better way to deliver the gospel, for example. Laging merong better way. Lalo ngayon, nagbabago din yung climate, spiritual climate ng mundo. Ngayon, kala nung iba, sira ulo nyo mo ngayon, kala nila, bakla, katanggap-tanggap. Pareho lang ng kasalanan eh. Sobrang loko-loko na yun. Pero iba, hindi alam kung anong gagawin natin dito. Kahit sinabi ng Bible na they deserve death. Inasabi sa Bible. Ngayon, okay, sabi dito, confirmed by God by signs and wonders. Ano siya? Gano'ng katindi yun? Na kinonfirm mismo ng Diyos. At ang Diyos mismo nagsabi, ang Panginoon ang nagsabi niyan. Gano'ng kasigurado yun? Sigurado yun. Sinabi ng Diyos yan eh. Sino ba nagsabi niyan? Eh, si Mang ano, na pinsan ni ganyan, ni ganyan. Kung sino-sino lang yan, hindi masyadong ano yun. Importante. Pero pag Diyos ang nagsabi niya, yung kaligtasan na yun, importante yun. At sabi dyan, hindi lang sinabi ng Panginoon, kinonfirm, confirm. Sinigurado pa nung mga nakarinig sa Panginoon. O ganun talaga sinabi ng Panginoon, yung kaligtasan, by faith lang yan. Manampalataya ka lang, ligtas ka na. Yun talaga sinabi niya eh. Ah, ganun ba? Hindi, baka, hindi, yun talaga sinabi niya. Ah, sige, confirm. Yun talaga, okay? Kaya sinabi yan. Kaya si Luke, alam niyo na marami ng account ng gospel, pero nagsulat ulit siya, sabi niya, kasi, yun, parang another confirmation yun, na ito talaga ang sinabi sa gospel at hindi iba. Okay? So, naiintindihan niyo ba? Medyo lumalim tayo. Okay? Iwan ko sana, hindi na ano si Christian. No? Hindi na shock. Pero, gusto ko sabihin, all other neglect will root from neglecting these three. Pag nineglect mo na yung mga importanteng bagay, itong tatlong to, kaligtasan, yung regalo ng Diyos sa'yo, libre, tapos binaliwala mo. And then yung church mismo, baliwala sa akin ng church. Pag nineglect mo yung tatlong bagay na yan, ano yung pwede mo ineglect? Pwede mo ineglect lahat. Malamang sa hindi, papunta ka dun. Nineglect mo yung importanteng bagay, ay lalo yung ibang bagay na hindi masyado importante. Ay, ba't kaya itong tatay na to, iniwalayin yung ano niya? Asawa niya, nagsumpaan sila sa Diyos, sa tao, iniwalayan. Ano nangyayari? Kasi nileglect niya to malamang. Kaligtasan niya, kung ligtas man siya, yung mga binigay sa kanya ng Diyos, yung mga ganun, ang ganda ng asawa mo, ba't iniwanan mo? Ang pakailang.
Yung church, wala natin siyang pakialam. Eh, di ganun din. Ano pa? Ba't mo pinabayaan yung anak mo? Hindi mo na pinag-aaral. Eh, kasi niniglik mo rin itong mga ito eh. Pag niniglik mo yung kalusugan mo. Diba? Yung iba, bata pa. Ngayon, uso na sa Korea yung nagpakamatay. Eh, talaga nung uso sa kanila yon. Kasi walang Diyos yung karamihan ito. Walang Diyos. Hindi nila kilala ang Diyos. Sayang na sayang. Gagad na lalaki, gandang babae, nagpakamatay lang. Kasi bago nila ineglect yung buhay nila, kalusugan nila, nileglect muna nila yung ibang bagay na importante. Ang Diyos, ang church, yung regalo ng Diyos na buhay, kaligtasan, nineglect nila. Or yung iba, even worse, hindi nila kilala lahat to. Okay? Kaya sigurado lahat sila binigyan ng Diyos ng regalo ng buhay. Amen? Amen. Nineglect nila, baka matay ako. Ano ba yan? Parang ipis lang ako na namatay. Natungtungan. Ganun ba ang tao? Hindi. Okay, so, tandaan niya lagi. Okay, let us be aware of how neglect is a sin to avoid. Lord, God in everything. He is perfect and reliable. Okay, mali ata yun. Ibig sabihin lang, kung magmamatured ka, wag mong gawing attitude yung neglect. Konting ano lang yan, oops. Ayusin ko yan, kahit konting ano lang yan. Konting neglect lang yan. Ayusin ko rin yan. Yung pag-attend, uma-attend ka na, attend pa. Tumuto ka pa, andyan ka na rin lang. Ano kayo sinasabi? Ba't sinasabi ni Pastor ganun? Intindihin mo na rin, andito ka na rin lang eh. Diba? Ang pinakamaganda niya, kahit nasa bahay ka na, okay, movies na, mga walang kwenta. Sa halip na usipin mo yung sinabi ni Pastor, okay, ba't kaya gano'n sinabi? Ah, magbasa daw ng Bible. Siguro dapat magbasa ako talaga. Diba? Huwag ka nang maghintay na pipilitin ka pa. Okay, neglect. The sin of neglect. O ngayon, yes, neglect is sin. Bakit? Kasi nga, kahit ipagpalagay mo na hindi yan kasalanan, kasi nga, konti lang naman yan. Mag-uumpisa yan doon, papunta yan sa ibang bagay pa. Okay, so, kasalanan yan. Okay, ngayon, magmamature na ako ngayon, tuloy lang. Huwag mong pabayaan yung ibang bagay na hindi mo dapat pabayaan. Amen? Amen. Let's pray, Panginoon. Maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon. Again, minawarningan nyo kami kung feeling namin kami mature na kumpara sa marami. Still, meron kaming room for improvement. I pray na hindi kami papabaya, hindi kami maging neglect mga bagay na to, Lord. Makita namin sa iba yan. Pag nakita namin sa iba, matulungan namin sila dahil maintindihan din po nila, Lord, na tutuloy pa sa ibang bagay. Kaya sabi sa amin dito, hindi kami makakaligtas sa kung anong kaparusahan na ibibigay nyo sa amin dito sa buhay na to kung kami magne-neglect ng special ng kaligtasan. So we pray na maging matalino mga kabataan dito, Lord. We pray na kami pa yung magtiwala sa inyo, matured pa. So we pray for kayo pong the good Lord. Maraming salamat sa birthday. We pray na kayo kami kasiyahan, especially Lord yung mensahe ngayong umaga ay manatili sa puso. I-apply ito, Lord, Panginoon, kayo malalati. In Jesus name we pray. Amen. Okay.